What's up mga keepers, what's up mga supporters, and what's up sa ating mga walang sawang subscribers na kahit ang tagal ko na hindi nakapag-upload ng video ay nandyan pa rin ngayon, nagsusubscribe pa rin din sa channel ko, so marami pong salamat. So yun nga guys, ang tagal natin hindi nakapag-upload ng video dahil sa marami na tayong mga ginagawang importante na bagay-bagay sa buhay. So yun nga guys, no? So ngayon kasalukuyang nandito ako sa isang hotel dito sa Makati. So naka-quarantine ako ngayon dito, so given me a chance na makapag-vlog. So wala tayong mga masyadong mga footage ngayon na ipapakita natin sa vlog na to kasi ayun nga, nandito nga tayo ngayon naka-quarantine. But meron tayong pag-uusapang napaka-importanting bagay, no? So sa tagal natin mga nag-aalaga ng ornamental fish, especially yung goldfish, so hindi ba kayo nagtataka kung paano ba sila napunta dito sa Pilipinas at saan ba talaga nagsimula yung goldfish? So yan yung pag-uusapan natin ngayon guys, no? I-share ko lang sa inyo yung mga na-research ko, ang tingnan natin at sabay natin tuhuyin kung saan nga ba nag-originate yung goldfish at ano yung history ng goldfish. Pero bago lahat, panoorin muna natin to. Sa ating special portion guys, no, kung saan magpapa-shout out yung ating mga subscribers or yung mga followers natin, at ang tawag dito ay boss sa shout out. Shout out nga pala kay John Phil Balogo of Filongos Leyte, Paul Torres, Knowledge on Bagispas, maker of Roby with Astasantin from Dipolog, Prince Hayden Tolentino, Davao del Norte, Kutura Aquapets in Bohol, Richard Inteng, Luigi Sabares of Isabel Leyte, and Manolito Balaba Jr. of Bohol. So yun ang boss flash shout out. And we're back. Yun nga guys, no? So ngayon ang pag-uusapan natin guys is the history of the goldfish. So ano ba yung goldfish? So goldfish is an ornamental fish. So ano bang ibig sabihin ng ornamental fish? So, ornamental fish is a freshwater fish or a saltwater fish that are kept in home, in an aquarium or a fish pond for aesthetic purposes. So, ibig sabihin nun guys, no, for decoration. Gawa na rin dahil sa kulay nila, sa mga shape nila, especially yung fanciness nila. So Carassius aurotus, so yun po yung scientific name ng goldfish, originated and domesticated in China more than 1,000 years ago. So ibig sabihin guys, no, ang tagal na pala namumuhay ng mga goldfish na to. During Jin Dynasty in China, and yung goldfish pala guys, no, is from the carp family. So ang ginagawa pala nila noon dati, yung mga Chinese, nagbe-breeding sila ng mga carp for food purposes. So sabi nga kanina, domesticated. So ang ibig sabihin pala guys ng domesticated, yung mga isda is they kept them para gawing pet, or they kept them or breed them para mag-cultivate ng food. And yung kulay pala nila guys dati is colored gray and colored green. So yung talagang typical na nakikita mo na isda sa sapa. But nature plays a big role sa mga bagong itsura ng mga goldfish ngayon, no, sa mga kulay nila, no. So at the past years, nung patagal ng patagal, so nagkakaroon ng mutation yung mga isda. So doon na nagsilabasan yung mga kulay pula, yung kulay orange, kulay silver, yung may nakita silang kulay gold. Doon sila nagsimulang tinawag ng mga goldfish. So guys, goldfish are omnivorous
and voracious eaters. So, ano ba yun guys, no? Omnivorous guys, no, is ibig sabihin nun na kumakain sila ng meat and kumakain din sila ng vegetables. So, ibig sabihin nun guys, makikita nyo naman yung mga alaga natin, yung mga isda, especially yung goldfish, no, kumakain sila ng mga lumot at kumakain din sila ng mga live food. And voracious eater. So, ano bang ibig sabihin ng voracious eater? Devouring great quantities of food. So, ibig sabihin guys, no, ang lakas nilang kumain. Goldfish are to carp and chihuahuas are to wolves. So, ito yung nabasa ko kanina guys, no. So, ibig sabihin guys, no, parang originate yung talaga yung goldfish dun sa carp. So, yun mga aso, parang originate din siya dun sa wolves. A weird, malformed, but slightly more people friendly version of an animal that only exists thanks to the human led breeding, result of more than 1,000 years worth of domestication. So yun nga guys, no, kasi nga yung dinomesticate nila yung mga isda, so isa yun sa mga results ngayon, so sa pagbreeding ng mga kaninununuan nila, so yung mga nauna pa sa atin, kaya marami na ngayon mga goldfish na iba yung mga itsura. So guys, no, during Ming Dynasty 1300s to 1600, yung mga goldfish is unti-unti nang tumataba, nagiging rounder na yung katawan nila at nagiging shorter na yung katawan nila. So bakit kaya ganito? Eh carp nga yung ninuno nila, di ba? Nakikita natin ngayon yung mga carp is mahaba, pero bakit nung dumating sa time na to is naging rounder sila, naging shorter at naging fatter na yung katawan nila? And the biggest factor guys is that they are growing them indoor in a small man-made pond instead of the bigger pond. So yun nga guys, no, nag-adapt yung katawan ng isda dun sa environment niya kasi maliit lang yung ano. So dun sinasabi dito na dun time na yun napapansin nila na bumibilog at tumataba na yung mga isda. Anong time na yun guys, no, ang ginawa nila kasi guys, minibreed nila yung ibang goldfish sa ibang mga mutated na mga goldfish. So doon na nagsimula guys, no, nung nagbe-breeding na sila, may nakikita sila mga changes. So meron yung iba na naging offspring nila. So nakikita nila na yung meron na yung mga changes sa buntot, may changes na sa mata, may changes na sa ulo, sa mga fin nila, at especially sa size nila. So na long period of time, so talagang nag-evolve yung isda dahil din sa pagbe-breeding nila, no. Kaya ngayon guys, no, marami tayong mga varieties ng isda, pero mostly naman yung nakikita natin na mga magaganda talaga yun, no, mga mostly nasasali sa ano, sa mga contest. So yung mga Dimikins, yung mga Oranda, Rancho, Ryukin. So meron na yung mga short tail ngayon na mga Oranda, no, yung tinatawag nila na Yunbao. So actually marami pa guys, no, meron din mga Pearl Scale, Blackmore, Kalikumur, may natawag sila na Comet, Shubunkin. So yun guys, no, isa yun sa mga result na ginawa ng mga breeders dati na pinag-cross-cross nila. So yun nga guys, no, talagang nakilala yung goldfish guys, no, during Jin Dynasty to Ming Dynasty. Yung goldfish is naging symbol of good luck and wealth sa China. And binibili sila guys, no, especially for special occasion like spring festivals. And goldfish is talagang hindi nila iisip na isda talaga yun. It was seen as a less fish and more likely a precious metal. So talagang nagdadala sa kanila ng good luck. And by that time guys, it became a centerpiece in Chinese art, ranging from decorative ponds to sculpture, poems, and elaborate jade carving. So ganun kasikat talaga yung goldfish guys, no, sa China. And later on that guys, no, sa 16th century, so nagsimula nang mag-trade, mag-export ng mga goldfish sa karating bansa. So nag-start sila ng Japan, also in Korea. And then later on, 17th century, nag-start na rin sila mag-export in Europe. So those times guys, no, is given as a gift thought to symbolize luck and fortune. So yun ang nangyari dati guys, no. Hanggang sa nag-spread na talaga siya in the whole world. Wala akong nabasa talaga na ano, kung paano ba nagsimula talaga dito sa Philippines yung goldfish. Pero as history itself, na-start talaga siya during 17th century. So
siguro guys, no, nakasabay na rin tayo noon, no, napunta na rin kasi mayroong mga napunta sa Japan, may napunta sa Korea. So possible din guys, no, during that century ay may napasa na rin at may nakapunta na rin dito sa Pilipinas nung time na yon. Or maybe yung mga Chinese nung time na yon na pumunta dito sa Pilipinas ay isa sa tinatawag natin na barter. Baka isa din yun sa mga binarter nila dito sa mga ninuno natin, yung mga goldfish. So hindi natin alam, no. So yun guys, no. So na ano natin kung paano ba talaga nagsimula at saan nagsimula yung mga goldfish na isa sa mga sikat na ornamental fish ngayon sa buong mundo. So thanks sa mga Chinese guys, no, na-enjoy natin yung mga isda na to ngayon. At salamat sa mga leaders na magkanauna sa atin na sobrang tagal-tagal na dahil sa pag-breed nila ng mga isda na to at dahil din sa pag-export nila hanggang sa napunta dito sa Pilipinas. At ngayon mga fish keepers ay na-enjoy natin ang ganda ng mga goldfish na may mga magandang varieties din, no. Sana may natutunan kayo ngayon sa video na to guys, no, na kahit konti ay meron tayong nalaman sa history ng ating mga alagang goldfish. So yun nga guys, no, maraming salamat. Sana sa uling video, supportahan nyo pa rin ako. Nagawa naman tayo ng mga informative at mga educational na video dito lamang sa MC Fish TV. Bye-bye for now.